YouTube channel. So for today videos mga ka-friend, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba ako gumawa ng watermelon juice for today. Ayan. So yesterday kasi mga ka-friend, bumili ako ng watermelon. So masyado na kasi siyang hinog. Dito na lang na gawin ko na lang po siyang juice kasi hindi ko siya feel kainin kapag medyo masyado na siyang hinog, di ba? So masarap naman sobrang hinog kasi masyadong matamis. So but I decided I want to make juice watermelon para ma-share ko na rin po sa inyo. So tara na mga ka-friend, samahan niyo ako sa paggawa ng watermelon juice. Mga ka-friends, simulan na natin ang paggawa ng ating watermelon juice. Ito nga po pala yung watermelon na binili ko kahapon. Ayan, kung napapansin nyo, naka-slice na po siya. Mga 1/4 lang po yung kinuha kong size kasi po masyado siyang malaki. Then kung napapansin nyo po, napaka-hinog na po niya at napakarami rin po niyang buto. Kaya mahirap din po talaga siya kainin, di ba? So, kaya mas maganda na lang talaga gagawin natin siyang juice for today. So, hiwain muna natin siya para hindi mahirap i-blender. Okay lang yan mga ka-friend, kahit isama natin yung buto kasi naman po, sasalain naman po natin yan after natin i-blender. Wala naman po lasa yung buto, hindi naman po mapakla yung buto, kaya okay lang po yan. So, ayan. Binilis ako ng paghiwa. Kaya kailangan natin simutin, sayang eh. Kaya sinimot ko na rin yung natitira. Then mga ka-friend, i-next po natin ang ating lime. Ayan, lime. Maganda po siya isama sa ating paggawa ng juice. Pwede naman din po lemon. So ayan, ilagay na po natin sa blender. Maglalagay na rin po pala ako ng sugar, mga 3 kutsara ng sugar para mas matamis, di ba? Mas masarap. Then, lime po. Magpipiga na po tayo ng lime. Yan. Pwede pong lime, pwede rin pong lemon ang ilagay mo. Para tanggal umay ba? At least para bang may twist yung lasa ng ating watermelon. And then, mga ka-friend, hindi nyo na po kailangan lagyan ng water kasi po automatic po siya magtutubig kasi alam niyo naman po yung watermelon matubig, kaya kahit hindi niyo na po lagyan ng water, pusa na po siya magtutubig. So takpan na natin mga ka-friend, tapos na tayo magtiga. Blender na po natin. Wait lang mga ka-friend, isasaksak ko lang. Dapat tayo i-blender mga ka-friend. Haluin muna natin. Medyo siksik kasi siya. So, ayan na mga ka-friend. Nakikita nyo na ba? Ayan! Malapit na matapos ang ating watermelon juice. So, ayan, tapos na mga ka-friend. So, tanggalin na natin. At simulan na natin siyang salain. Ayan, o. Diba, kung napapansin nyo mga ka-friend, may katas na siya. Pwede nyo na siya lagyan ng water. So, halu-haluin natin ng maigi para masala siya ng maigi. Kung napapansin nyo mga ka-friend, kulay na kulay talaga yung watermelon. Fresh na fresh po talaga siya, di ba? Ang sarap-sarap niya tignan. So mga ka-friend, try nyo na rin po gumawa ng fresh juice. Kasi nakakaganda po siya sa ating katawan at sa ating balat. Para tayo ay maging healthy living na po. Sanayin po natin sarili natin na gumawa ng mga healthy living juice para sa ating kalusugan.
na ating watermelon juice! Dun, 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 dun! Hi mga ka-friend! Muling nagbabalik ang inyong kaibigan! So ngayon mga ka-friend, ito na po ang ating watermelon juice. Ayan! Dun, 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 dun! So ngayon tikman natin mga ka-friend kung ano lasa niya. Ang sarap niya mga ka-friend. Fresh na fresh. So, magdala po kami magdalawang isip mga ka-friend na gumawa nito. Kaya, try nyo na po. Masarap po siya, promise. At saka, healthy living pa. So, hanggang dito na lang mga ka-friend. Kung nag-enjoy kayo sa aking video na ito, just don't forget to like, subscribe, and click the notification bells para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat mga ka-friend. Paalam!